Hi! Welcome back sa aking YouTube channel. At may pakikita ako sa inyo ngayon na bagong video. Ito tungkol sa vermicomposting. Una, ang container natin na malaki, buputasan natin. Buputas ilalim. Hindi naman, yung takip, lagyan din siya natin ng mga butas. Ayan. Para makasingaw yung moisture. Ngayon, una, lagyan natin ng base yung lupa. Lupa para yun ang mag-absorb ng mga ibang mga moisture. Tapos, lagyan natin yun ng kain ng kambing. Goat manure. Mix natin para yung ito ang magiging pagkain ng vermi, yung worm. Tapos lalagyan natin ng mga daon-daon. Ito, mga nag-trim ako sa aking mga ginagawang mga bonsai. Ayan, na-trim ko ito. Ayan, sa likod. Na-trim. Ito yung mga pinatrim ko. May mulberry, may gumamela, may kung anong dahon dyan. Tapos, kumuha rin ako ng itong tinatawag na Madre de Cacao, saka ipil-ipil. Kasi talagang malakasan ito. Sa nitrogen, potassium at phosphorus. Ayan o, mga dahon-dahon. Tapos lagyan ulit natin ng layer. Kailangan lang dito, wag lang lang natin ang lalagyan ng mga tinatawag na cook food, mga kanin, mga basta nalutong mga pagkain kasi nagiging acidic ang lupa. Yung mga worm hindi mabubuhay, mamamatay. Kaya yan lang ang ating ilalagay. Yung mga tira-tirang gulay. Ito, yung mga inipong ko ng mga balat ng saging. Ayan o. Ilang araw kong inipon. Masama na natin dito. Yung malunggay, mga gulay o. Bati. Masama na natin. Usually, ang pagko-compost, lalo na itong vermicompost, more than 2 months, mga 6 months ito, na dapat siyang makompost hanggang sa matuyo. Matikompost ito ng mga worm.
para matawag siyang vermicompost. Lagyan natin ng konting kambing. Tapos lalagyan natin sila ng worm. Ano? Mga bulati. Sabihan natin sila dyan na gumala hanggang lumubog sila sa ilalim. Ngayon sa ibabaw, lalagyan natin sila ng tinatawag na itong mga centipede, millipede. Ayan ang mga millipede. Ito ang mga kumakain itong mga sariwang mga sanga-sanga, dahon. Ayan, hanggang sa ma-decompose. Ayan, magtutulong sila ng yung bulate, saka ito. Antayin natin sila yan ha. Madi-compost nila yan sa loob ng 6 na buwan. Ito ngayon yung update. Makalipas ang isang buwan, ito na yung ating ano, yung vermicompost natin. Hinalo-halo ko na to. Ayan, lumabas yung mga bulate, ayan, medyo sungkit natin, ayan. Sa ilalim sila yan eh. Ang sa ibabaw, itong mga millipedes, yan yung kumakain ng mga dahon-dahon, yung mga matitigas na mga bagay. Pero yung nagtutunaw naman ng mga lupa, mga nagiging lupa, itong bulate. Ito, aantayin pa natin ito ng mga 3 to 4 months pa. Para maging 6 months, para ito matuyo. Para talagang mabuha-buhangin siya. Ayan. Ganyan lang ang paggawa ng vermicompost. Sasamahan natin ang tinatawag na mga African nightcrawler. Yung mga bulati na yan. Saka itong millipedes. Ayan. Malakas itong mag-decompose ng mga halaman, mga dahon-dahon, mga nabubulok na bagay. Dumadami sila yan habang tumatagal ang compost na to ngayon. Haharbisin natin yan. Gagawa na naman tayo ng bagong compost. At ito ay magandang pataba sa ating mga halaman. Hindi natin kailangan bumili. At yung mga pinupruning natin, yan, yung pinagtabasan. Yung mga bulaklak, mga ginagawa kong mga bonsai, hindi ko na itinatapon. Iniipon ko at ginagawang compost. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video na to. At huwag kalimutan i-hit ang bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video. Salamat guys!